get you out of the sunlight. I can't get you out of the rain. I can't get you back to that one time. Cause you and me are still recovering. So let's just try to cool it down. I am Celestina Torres, the school SSG president, this batch candidate for valedictorian. Hindi ko sinasabing magandang maganda ako, pero maganda talaga ako. Kung titingnan ng iba, perpekto na ang buhay na meron ako. Ang hindi nila alam, sa likod ng kasikatan ko sa paaralan, ay ang masakpan na katotohanan kung gaano kasaya ang buhay ko sa harapan ng ibang tao, ganun naman kasakpan ang buhay na mayroon ako. Hiwalay ang mga magulang ko, kaya't sa lola ako naiwan. Salat sa yaman ng aking pamilya, kaya minsan kailangan kong tumulong sa mga gawain sa Bukirin upang may pangtustos ako sa aking pag-aaral. Kaya't binibigay ko ang best ko sa paaralan upang mas maingganyo pa ang lola ko para pagtatusin ako sa aking pag-aaral. For sickness and health.
for richer and for poorer until that goes far. Talaga. I love you, God. Bakit kapag tumitingin ka, natutunaw ako? Bakit kapag lumalapit ka, guys! Back to formal practice na! 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Celestina Torres, alam na namin yan. Thank you. Hilig-hilig talaga maglakad ang mag-sar. Ayun, isang araw, nag-asan at
patay na pala. Hay nako, ang mundo talaga. Oo, tara na. Ano yung pagpagsak? Basta, sumama ka na lang ha. Malayo pa ba tayo? Ito na, malapit na nga eh. Sure ka ba? Baka saan mo ako dalhin ha? Hindi ha, ito na, ito na, ito na. Nag-effort ka pa talaga. So, ibig bang sabihin ito dahil sumama ka sa akin, tayo na? Tayo na as in, uwi na tayo? Hindi naman ang ibig, yan ang ibig sabihin eh. Eh ano? So, hindi? Oo. Ano? Wala. Nakasano kasi? Wala nga. Ano nga? Oo, tayo na. As in? Ay, hindi. Yes! Woo! 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 Ano ka ba? Yes! Woo! Woo! Sakmara! Surprise! Ano bang ginagawa mo dito? Masama bang surprise ang mahal ko?
Ano ba kasing ginagawa mo dito? Wala lang. Namimiss lang kita. Sige, no time movie. Sige, nasa divider. Ay, nasa photo. Alam mo, miss na talaga kita. Hmm? Ikaw talaga, kahit kailan. Totoo naman eh. Mag-dawala, yun ko sa'yo. Sige na. Ano ba, Jay? Mga bata pa tayo. Huwag na tayo. Kailan naman mangyayari na sa mga. Oh my God, Tina. Alam mo.
October? Eh, December na ngayon, ha? Problema mo? Wala nga. Meron. Ano ba? Siguro may iba ka nang gusto, no? May iba ka nang crush. No? Gusto mo ba talaga malaman? Oo. Buntis ako. Ha? Paano na to, Jay? Anong gagawin natin? Uuwi ako sa amin bukas at natatakot ako baka malaman nila. Papagalitan ako ni Lola. Nila ate. Huwag kang mag-alaman, Tina. Pananagutan ko yan. Jay, natatakot ako. Sasama ako sa iyo bukas. Magandang hapon, Pula. Ang hapon naman. Sino ba kayo? Lola naman, hindi mo na ako kilala. Si Tina po to. Ha? Manaahala ka mga tapon. Ha? Si Tina po to, Lola. Lola, si Jay nga po pala. Magandang araw po. Araw naman. Kumusta na po kayo, Lola? Ah, ito. Naging senior citizen. Pero maganda pa rin naman po kayo. Bakit maganda? Ipagod ka na po. Kayo po talaga, Lola. Mapagbiro kayo. Lola, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano yan? Pwede sa loob na po, Lola. Sige, pasok kayo. Pasok kayo yung dalawa. Kumusta na po kayo, Lola? Lola, may sasabihin po sana kami sa inyo, pero huwag po kayo mabibigla, ha? Lola. Muntis po siya. Hmm? At ako ang ama.
Patawarin niyo po kami, Lola. Kahit napapahiya ay ipinagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Nakagraduate kami pareho ng high school. Ngunit, ang pangarap pong maging valedictorian ay hindi ko nakamit. Tuloy pa rin ang buhay. Ipinagpatuloy ni Jay ang pag-aaral niya dahil na rin sa mga payo ko sa kanya. Tama niyong ako lang ang tumigil muna ng pag-aaral dahil sa kondisyon ko. Kumuha siya ng kursong vocational, nag-aaral siya sa umaga, samantalang nagtatrabaho naman sa gabi. Hindi rin naman kasi sapat ang ipinapadala ng mga magulang niya para pantustos sa pang-araw-araw na gastusin, pati ng pag-aaral niya. Nandito ka na pala. O ito, salubong ko sa'yo. Salamat. Good morning, baby. Sige, mukha na po. Tayo muna tayo. Hindi na. Saan ka pupunta? Sa school. Sa school? Huwag na tayo maglokohan, Jay. Alam ko tumigil ka na sa pag-aaral. Ano bang ginagawa mo, ha? Ginagawa ko? Oo! Nagtatrabaho, maghapot, magdamag, para sa magiging anak natin. Tina, gusto ko paglabas niya, bigyan natin siya ng magandang buhay. Ikaw! Gusto ko nang bigyan ng magandang buhay. Hindi ko naman hiniling sa'yo na bigyan mo ako ng marangyang buhay, ah. Sapat na sa'kin, nakakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Yung nandito ka! Alam mo namang importante sa'kin na makapagtapos ka. Tama na yung ako lang yung tumigil. At least man lang makapagtapos ka. Isa sa atin. Magkasama tayo. Kahit sa dulo hindi kita iiwan. Yan ang pangako ko para sa'yo. Pero sa ngayon, unahin muna natin ang ating magiging anak. Wala ako dun para alagaan ka. Oo naman, huwag ka namang umiyak. Hindi ako makakaalis ng panatag niyan eh. Please smile lang. Baby, bye-bye muna. Punta muna si Daddy sa Manila. Bye, Daddy! Bye-bye. Sige, alis na kami. Sige, sige. Mag-ingat kayo ha. People say that I'm amazing. I'm strong beyond my years. But then... Matapos ng isang taon, ay di na nagparamdam si Jay sa akin. Sa kagustuhan kong mag-aral, nakiusap ako sa lola kong iiwan ko muna si Junior sa kanya para makapag-aral sa universidad sa bayan. Tina! What are you doing here? Thank you.
Mag-aaral ka? Sigurado ka ba makakapagtapos ka? Inong high school nga, kumuha ka na ng kagaguhan. Look at me. Kung ginaya mo na lang sana ako, hindi kasi puro puso ang pinapaaral, Tina. Utak! Utak! Ma, tama na yan. Tina, dito ka muna tumungan habang nag-aaral ka. Salamat po, Kuya. Well, tamang-tama, umalisin katulong namin. Ikaw yung papalis sa kanya. At inaasahan ko na gagawin mo ng mabuti yung mga pinapagawa ko sa iyo dito. Dito, Kuya. Nasaan yung mga papeles na naiwan kanina sa mesa? Nasa aparador ho. Sige, salamat. Wala kang sasabihin sa ate mo. So girl, anong gagawin?
gagawin natin ngayon? Alam ko na, yung coach namin sa softball team, nagpapalaga yung likod ko. Kaya mo ba yung Tina? Sige pa. Sige, papakilala kita sa kanya bukas. Basta wala sa atin ang titigil sa pag-aaral, ha? Promise? Promise! Good luck! Good morning, ma'am. Si Tina ko pala yung sinasabi ko po sa inyo. Hi, Tina. Sigurado ka bang kaya mo? Yes, Puma. Sa ganda mo niyan, maglalaba ka para sa akin. Okay, kung ano ba ko kakayaan mo ko? O paano? Tuwing sabay-tuwing ko na lang sa akin, ha? Para hindi ka naman makapag-absent sa pag-aaral mo. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po, Tina. Maraming salamat po ulit, ma'am, ha? Ma'am Tina, ito na nga pala yung huling beses na maglalaba ka para sa akin. Bakit po, ma'am? What did I do wrong? I care about my job, ma'am, and I care about you! Ano ka ba? Hindi naman sa ganun. Ang ibig kong sabihin, may kakilala kasi ako na nangangailangan ng makakasama ang mga anak habang nag-aaral sa syudad. Ano, interesado ka ba? Opo naman, ma'am! Alam mo, alam ko ang determinado ka, kaya humahanga ako sa iyo. Salamat po, ma'am. Doon, mas mapapalagay ka. Gaganda yung buhay mo doon. Doon ka natitira, sila na rin yung tutustos sa pag-aaral mo. Talaga po, ma'am. Salamat po talaga, ma'am. Salamat po ulit, ma'am, ha? O ano bukas? Dadalhin na kita sa kanya, ha? Opo, ma'am, opo. Kat. Hey, sir. Siya nga pala si Tina yung kinukwento ko sa'yo. Good morning, ma'am. Good morning din, Ihaw. Muna akong tawagin, ma'am. Tita na lang. Sige po. Alam mo, hindi ka talaga magsisisi sa batang yan. Ang bait-bait na, ang sipag-sipag pa. Ganun ba? Makukita naman sa itsura, ma'am. Teka, tatawagin ko muna yung mga anak ko, ha? Tapakilala ko sa'yo. Mga anak! Same! Yes, ma'am? Bex! Jules! Baba mo na kayo. Andiyan na po, ma'am. Bakit naman pala ng mga anak mo? Naku. Bakit po, ma'am? Saan naman ang mga anak? Ito yung mga anak ko. Hi, ate. Hi, ate. Hello, Ben. Ang aganda niyo pala. Okay, papakilala ko muna sa'yo. Makinig ka. Ito si Elizabeth. Hello. She'll be graduating from high school na this year. Tapos ito naman si Jules. Hi, ate. Nako, medyo mas matangkad sa panganay, pero first year high school pa yan. Pansin ko nga po. Ito naman yung bunso naming anak, si Jessamay. Hi, ate. Hi, ang cute mo naman. Elementary pa yan, grade 6, kaya nga cute eh. Ang katakad naman ng mga anak mo. Ano? Tina, kayong apat lang dito sa bahay. Tsaka hindi mo na sila kailangang isundo kasi maaga pa lang. Aalis na sila. Tapos, private school din naman. May school bus, kumbaga, alam mo naman yun. Tapos, ano pa nga ba? Bibigyan kita ng pera, tapos ikaw na lang bahalang mag-budget. Okay ba sa'yo? Okay. Tapos, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako, sabihin mo. Okay? Pwede mong sabihin sa mga anak ko. Tapos, sila na bahala tatawag sa akin kung nahihiya ka. Okay? Sige, maghain mo na ako. Ako na po, ma'am. Nako, hindi mo na kailangan mag-participate, ano. Mga anak, tayo muna. Ihatid mo muna siya sa room niya. Sige, kumain. Sige, mag-aain na ako at kakain na tayo. Ako. Naging mabuti ang pakikitungo ng mga bago kong amo sa akin. Parang pamilya ang turing nila sa akin. Kaya't kahit konti ay nabawasan ang lungkot ko tuwing naiisip ko ang anak ko at ang lola ko.
malaman mo kung bakit siya tinatawag ni Ma'am Jean. Kevin, Ma'am Giuseppe na, diba? Siya pa rin yun, no? Gaga. Hindi na nga, ba? Thank you, Ma'am. I have good news for you, Ms. Torres. Ano po yun, Ma'am? Well, may nag-o-offer ng scholarship para sa lahat ng Mardings Lister. And from every college, only one will be chosen. And I want you to know na ikaw ang bibigyan ko ng aking endorsement. Talaga po, Ma'am. Maraming salamat po. Ako po, hindi ko po sasayangin ang oportunidad na ibigay niyo sa akin. Naniniwala ako na hindi mo sasayangin ang endorsement ko sa'yo. I believe in you, Ms. Torres. Maraming salamat po ulit, Ma'am. See, congratulations. Tuloy na po ako. Sige. Bago mo siya ipakilala kay Kuya Vince, dapat meron natin siya yan. Eh, diba? Huwag na nga lang kasi, umuwi na tayo. O kaya, just lang. Wala mo siya, yun po yung buhok niya. Almost, just us. You're so beautiful. Kaya talaga mga bata kayo. Maganda ka pa. Oo nga. Talaga lang ha? Oo nga, tsaka ate. Dapat lagi kang nag-smile kasi gaganda ka lalo. Oo nga, yung mga ngiti mo nakakapighani talaga. Mabobola. Ito yung... Hi, Kuya Vince! Hello! Sorry, natagalan kami ng traffic kasi eh. Okay lang yun. Kuya, nandito na pala yung ipapakilala natin. At hindi na ako. Ah, wala. Okay ka lang ako. Kuya Vince yan. Kamukha kasi siya ng ex ko eh. Seryoso pa pala kayo si Vince yan? Oo nga, promise si Kuya Vince yan. Tara, puntahan natin. Ate Tina, si Kuya Vince. Kuya, nakabatch na kayo kayo. Vince. Uy, Ate Tina, okay ka lang ba talaga? Okay. Ano ba ka na lang? Celestina. Aray, ate. Sige, pansyon ko. Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang? Nangyari sa'yo, Sam. Uuwi na kami, ah. No, no, ate. Kami na bahala na namin yan. Kaya na namin. Dito ka lang kay Kuya Vince. Kuya Vince, kamo na bahala kay Ate Tina. Okay. Bye-bye. O ano, Sams? Ano pa talagang nangyari sa'yo? Ano? Tama kayo? Okay lang ako! Ano? Ano? Agad-agad? Sabi nga, alam nyo, para ba naman sila magkakamabutihan kung nandun tayo? Diba? Oo nga pala, no? Sus, akala ko naman ako tayo ka na. Ikaw talaga. Ping! Taga saan ka ba? Anong trabaho mo? Sige na rin niya! Okay ka lang? Oo, okay lang ako. Ba't mo natanong? Parang kanina ka pa hindi mapakali ah. May problema ka? Wala. May naalala lang kasi ako sa'yo eh. Kamukhang-kamukha mo siya. Ex mo? Wala ka bang kapatid na lalaki o kakilala man lang Jay Tabanera? Wala eh. At wala din natin kapatid na lalaki. Ay! Kamukha mo kasi talaga siya eh. Pero mas papa ko doon oh. Kawan ko sa'yo? Joke lang yun. Pinapatawa lang kasi kita. Inihihim sa kanya ang tungkos sa anak ko. Ang lahat tungkos ang karaan ko. At pakiramdam ko ay ako na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Dahil sa kabila ng lahat, tinanggap niya ako ng bukod. Sa ibang university siya nag-aaral. Ngunit kadalasan, pagkatapos ng klase, ay hinahatid niya ako pa uwi sa apartment. Hanggang sa inyong kami na. Hey, Ma'am. Vince. Hey, Dad. So, this is Celestina Torres. Yes, Ma'am. My girlfriend. Good afternoon, Ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon, Iha. Excuse me, Ma'am, sir. Dinner is ready. Okay, that's it. Come on, let's go to the kitchen.
So what's your family name again, Iha? Torres po. Oh, so does your family have any business? Alam mo, ma, itong si Tina, din si Mr. po to. Oh, really? Your parents must be proud of you. Basta na ba sila ngayon? Wala po yung parents ko. Sa lola po ako lumaki. Oh, I see. I'm so sorry, Tina. Okay lang po, ma'am. So, saan ka ba nag-aaral? Sa Bohol Island State University po. Oh. Tama naman yung sapang. Gumain lang tayo. Babe, may problema ba? Wala. Pagod lang ako. Tell me, what is it? Hindi ako gusto ng mama mo. At paano mo naman nasabi yan? Hindi ka ba marunong makiramdam? Manhit ka ba? Kahit anong mang sabihin nila, wala akong pakialam. Basta pamahalaga, mahal kita. Pangako, ipaglalaban kita. Paano po yan, ma'am? Sino pong papalit sa akin? Maghahanap ako ng iba. Ate. Ate. Alis ka na ba talaga? Ate, maayos naman buhay mo kasama namin, di ba? Oo nga, ate. Promise, hindi na ako magkakalat. Pasensya na talaga kayo, ha? Kailangan kasi ako ng ate ko, eh. Hindi ko talaga siya matatanggihan. Ate, mamimiss ka talaga namin. Kayo talaga, mamimiss ka. Magpapakabait kayo, ha? Oo, ate. Tama na yan. Gagabihin ng ate niyo, eh. Ma'am, maraming salamat po talaga sa lahat, ha? Wala ano man yun. Basta, tatandaan mo lahat na sinabi ko sa'yo. At tutuparin mo lahat ng mga pangarap mo, ha? Remember, either you're a master of your destiny or a slave of your fear. Nakuha ko yun sa movie. Kayo talaga, ma'am. Nosebleed ako dun, ha? Paano ba yan? Aalis na talaga ako. Sige po, ate. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka, ate. Mag-iingat ka ulit. So, paano ba yan? Blood is always thicker than water. Oo nga po eh. Kahit mahihirapan ako kanila, ate, hindi ko talaga siya matatanggihan. Naku, napakabuti mong bata. Sige, mag-ingat ka, ha? Opo, ma'am. Ayusin mo yan. Ate, dalawin mo kami pag may time ka, ate, ha? Oo. Pagpapayagan ako ng ate ko. Tsaka i-text mo kami, ate, pag nandun ka na doon. Bumalik ako sa poder ng ate ko. At wala pa rin pag-aaral. Katulong pa rin nila ako at amo ko sila. Ngunit okay lang. Marahil nasanay na ako sa hirap ng buhay. Nakapagtapos ako ng pag-aaral ko ng kolehiyo. Ang saya ng araw na yun. Para akong nasa Alapaap. Dumalo ang lola ko, pati ang anak ko. Pero hindi nakarating si Vince. Pauwi na ako nang makarating siya. Come on, Tina. Bakit naman ako sasakay? Tina, forgive me, please. Hindi lang talaga ako. Hindi ka piniyagan ng mami mong monster. Tina, forgive me, please. I love you, Tina.
just beginner's luck, baby. Pagkatapos kong pumasa sa licensure exam ng mga guro, agad akong nakakuha ng trabaho sa isang pribadong eskwelahan. Kasabay nun ay kinuha ko ang anak ko at sinama na sa syudad. Hindi naman sumama ang lola dahil ayaw niyang iwanan ng bukid namin. Dumadalaw-dalaw lang siya kung minsan sa amin ni Junior. Naging malapit ang anak ko kay Vince. Parang isang buong pamilya na kami. So I guess, you already know why I called your attention, Miss Torres. Tatakotin na kita. Kung wala lang ako ng homeschool, na mayroon ka ng anak, at wala kang asawa, magiging isang malaking problema ito sa reputasyon mo bilang isang guro. Maaari kang masuspinde, at ang masaklap, maaari kang patalsikin dito sa school. Alam ko po yun, ma'am. So sana'y habang maaga pa, alam mo na ang gagawin mo. That is all what I have in these stories. Thank you for your coordination. You can leave now. Thank you, ma'am. Forever could never be long enough for me to feel like I've had long enough with you. Ilang taon na nga ulit tayo? Pito. Ang tagal na pala, no? Oo nga eh. And I'm hoping to count more. So, hindi mo pa ako papakasalan? Ba't mo na itanong? Kasi, kung hindi mo pa ako papakasalan, maghahanap na lang ako ng ibang magpapakasal sa akin. Vince, tumatanda na tayo. Celestina Torres, will you marry me? So, kailangan ko pang magtanong para mag-propose ka sa akin. Nasaan yung sing-sing? Next week pa yung sahod ko eh. Ihabol ko na lang, promise. Chess, sige na. Ikinasal kami ni Vince at lumipat ng tirahan malapit sa bahay ng mga magulang niya. Kahit alam kong hindi ako gusto ng mga magulang niya, ay pumayag ako. Malaking tulong din kasi, iyon dahil papatira kami ng libre ng mga magulang niya. Nabiyayaan kami ng isang anak na babae. Ano ginamag dyan? Binabudget ko po yung sweldo namin. Bakit? Budget po. Binabudget ko po yung sweldo namin lahat. Para sa ano? Para po sa pag-araw-araw na gastusin. Ang hirap po kasi. Ah, dyan ba? Opo. Tapos, kasya? Pinagkakasya ko na lang po. Ang hirap po pala mag-budget, Lola. Magpangarap ka lang, mayroong pera. Darating. Oo nga po eh. Sana nga po. Mag-sip-tabi ho, kung mayroong iuras, pwede ka part-time. Pag manalo ka, pag mayroong kayong pera, ibabili ng loto. Pag manalo, jackpot. Kayo po talaga, Lola, mapagbiro kayo. Pero salamat po, Lola, ha? Ah, wala naman yan. Hug! Uuwi tayo. Bakit? Tingnan mo ngayon yung damit mo. Bakit ba? Ano ba problema mo sa ito? Palibhasa kasi. Gusto-gusto mo napapansin ka lagi. Nandiyan na ba si Vince? Hindi pa po siya umuwi, ma. Upo po kayo, ma. Nasaan ba kasi siya ngayon? Nasa trabaho pa po ata. Ano ba kasi problema niyong dalawa? Wala naman po. Anong wala? Kasalanan mo kasi yan eh. Parang hindi na kasi importante yung nararamdaman ng asawa mo.
Hindi naman po, ma. Konting alitan lang po. Siguro kasi, baka ano na yung inaatupag mo. Siguraduhin mo lang na hindi mo binibigyan ng problema ang anak ko. Kawawa naman ang anak ko. Siya nga pala. Pakisabi lang kay Vince na dumaan ako. Lagi na lamang ganun. Pag nag-aaway kaming mag-asawa, nakikialam ang ina niya. Noon pa man, ay alam ko na wala siyang gusto sa akin. Sa harap ng mga kaibigan niya, ay isa pa rin akong walang kwentang manunggang. Bakit mo ako iniwan, Jay? Ba't hindi ka na bumalik? Patawarin mo sana ako kung nagmahina ako. Patawarin mo sana ako kung hindi na akong nakabalik. Wala na kasi ako mukhang maiharap sa inyo eh. Tama na yan. Hindi bagay sa iyo ang Mia. Siya nga pala. Gusto ka na. Eto. Okay lang naman. Maayos na rin ang buhay. Mukhang sinsado ka na ngayon ha. Masaya naman ako at matupad mo na ang iyong mga pangarap. Hindi ko rin naman matutupad yon kung hindi dahil sa tulong mo. Hindi ka lang magbago nga. Alam ko, maganda pa rin ako. Tsaka nga pala, ba't ka nandito? Sinusundan ka. Paano mo naman nalaman na nandito ako? Kahit kailan, hindi ako nawala ng balita sa inyo. Anak, padala ng papa mo. Wow, laruan. Thanks, ma. Huwag ka sa akin mag-thank you. Doon ka mag-thank you sa papa mo. Okay, thanks. Yung dalawa, ma. Papa niya? Opo. Kaya pala gustong-gusto niyo pumunta ng Cebu, no? Baka may iba kang pinupuntahan doon. Ano po yung sabihin niyo, ma? Wala. Lahat mo na ko sinasabi, ah. Ma! Hindi ako tanga. Alam ko naman pong hindi niyo ako gusto eh. Pero ma, I've been trying to please you. Pero wala pa rin nangyayari. Ma, sabihin niyo naman po sa akin, ano pa po bang kulang? Ano pa po bang kulang para magustuhan niyo ako, ma? Anong kaguluhan to? Wala. Tina! Ma! Tina! Ano ba talaga ang nangyari? Ba't hindi mo itanong sa magaling mong ina? Tina naman, oh! Ina ko pa rin siya! Respeto naman, oh! Respeto? Bakit, Vince? Siya ba may respeto sa akin? Ginawa ko naman lahat, ha, para magustuhan niya ako! Pero wala! Walang nangyayari! Vince! Sabihin mo naman ano pa mamang kulang! Ginawa ko na lahat! So ano ba talaga ang nangyari at nagaganyan ka? May padala ang ama ni JR. At yan ang pinagpuputok ng butse ng ina mo! At paano naman niya alam ang address mo? Vince, huwag mo sabihin sa akin, pati ikaw nagdududa na! Wala naman akong sinabi ganyan! Siguro nga, ginagawa nilang tulay ang bata para magkabalikan kayo! Huwag na huwag mo akong pagsasalita ng ganyan, Vince! Simula na makilala kita, naging tapat ako sa'yo! Ikaw lang minahal ko! Bakit? Sino ba natatrabaho at nagtitiis para sa pamilyang to? Di ba ako? So ganun, naniningil ka na? Hindi! Sinasabi ko lang sa'yo na pagod na ako! Pagod na pagod na ako! Pagod! Pagod ka na siguro ng pagtingkan nito! Total naman, bumalik na si Jay sa buhay mo! Vince, ama siya ng anak ko. At kahit anong mangyari, pagbalik talaman natin ang mundo, hindi ko mayaalis ang karapatan niya sa anak ko. Vince, naiintindihan mo naman yun, di ba? Oo nga! Kahit pamilya pa rin kayo! Kahit ayos lang sa'yo na magkahiwalay tayo, total naman, pwede na rin magkabalikan kayo! How dare you! Ilang beses nang nag-away hanggang sa magkasakitan, di na alam.
sa'yo. Ibagay sa'yo ano niya. Paano mo nalaman na nandito ako? Diba? Sabi ko din sa'yo na hindi ako nawala. Kung ayain kitang sumama sa akin, sasama ka ba? Kung ito ang katapusan ng mundo, sasama ako. Ano ibig sabihin nito? Bandi, ano na lang? Jay! You know him? How? He's my twin brother. Shut up, Jay! I still love her! Simula pa noon, ikaw na lang parati ang mahal nila mama. Ang atensyon nila parati na lang nasa'yo. Kahit huling hininga nila, pangalan pa rin ang kanilang hinahanap. Hindi ka na lang sana nakaligtas sa sunog ngayon! Enough, Vince! Kapatid mo pa rin siya! At siya, pangayon ang kinakapihan mo ha! Mahal ka nila, Vince! Yan! Yan ka magaling! Di mo pinapansin ang mga taong nagmamahal sa'yo! Nung bata pa tayo, may sakit ako, Vince! Kaya siguro, lagi nakatuon ang atensyon nila mama at papa sa akin. Asa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Vince! No, it's okay, ma. Anong okay? Ano ba nangyayari sa inyong dalawa? O, saan ka pupunta? Magpapahangin lang po. Na may dalang bag? Hey, Vince! Kinakausap pa kita! O, Tina. Mga worst, Vince. Ayun, nagmamadali umalis. Ano naman ba kasi nangyari? Nag-away na naman kayo, no? What happened? I know I've not treated you well. I didn't even respect you, Tina. I'm sorry. Siguro kasi, alam ko na mahal ka ng anak mo. Nagsaselos lang ako noon. Tsaka alam ko rin na mahal mo siya. Sana maayos niyo kung ano mo yung pinag-awayan niyo. Salamat, Ma. Ano ba kasi nangyari? Ang sakit-sakit lang po kasi. Bakit ano nangyari? Ma, have you been in a situation where you have to choose between what you want and what you need to do? Naguguluhan na po kasi ako eh. Tina, ito na yung ma-advise ko sa'yo. You have to balance. Kaya ayusin nyo to. Sana maayos nyo to. Nandito lang ako. Kami ng parents ni Vince. Tsaka yung mga anak nyo. Salamat, Ma. Sundan mo siya. Tina, what does it mean? Maybe
forever. It's not for us to keep, Jay. Mahal kita, pero mas mahal ko siya. I never thought my love story ends with sad goodbye. Sad ending is often a disguise for a new and happy beginning, Jay. Sana makita mo na yung babae para sa'yo. Yung babae magpapaligaya sa'yo. Huwag ka nang umiyak, Jay. May magkaibigan pa naman tayo, diba? Oo naman. Salamat, Jay. Salamat talaga. Sige, pumunta ka naman. Sige, bye, Jay. Ipakita ang that I'm just a friend, 'cause I'm thinking maybe we were meant to be. I think I've fallen in love with you, and I don't know what to akala ko di ka nadarating. Yeah, hindi naman ang kanta yan eh. But I mean it. Oh, ikaw umayos ka ha? Di na naman ho. Aalis na si Jay ngayon. Para naman magkapatid na kayo. Hindi mo na ngayon. Hindi pa ako handang. So, umuwi na tayo. Tara. Pero teka. Ay, ang kaka. Talagang tinungha. Everybody get up. Maybe I'm going back. Maybe I'm bottom line.
your dread casual. I mean, it's almost unbearable. In a 100 years, not there would I pull a far side, let you pat me back. Nothing like your leg, guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like. So I dead watch, hand wave for you to salute, chew, dip, pimp. Not many women can refuse, dip, pimp. And I'm a nice guy, but don't get it, cause you dip, pimp. Can you listen? Get up. Do it like it hurt. Like it hurt. What you don't like work. Hey, yeah, yeah, hey. Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur. No more pretending. Cause now you winning. Here's our beginning. I always wanted a good girl. Yeah, I know you want it. I know you want it. I know you want it. You're a good girl. Can't let it get past me. It's far from plastic. Talk about getting blasted. In these blurred lines. I know you want it. I know you want it. I know you want it. But you're a good girl. The way you grab me. Must wanna get nasty. Go on.